kailangan niya ng magulang. Sophia, may magulang na siya. Oo nga. Yung isa, patay na. Magkatapos, yung natira naman, kagalit niya. Sophia, huwag mo akong tigan ng ganyan. Madam, kailangan ka ng anak mo. Kausapin mo na. Sophia, hindi ko kaya. Hindi ko naranasan na magkaroon ng nanay at hindi rin ako naging nanay. Eh, bakit naman ako? Hindi rin naman ako nanay, ah. Pero close ako sa nanay ko dati. Halian mo na. Akong bahala sa'yo. Sige na. Madam, relax. Una sa lahat, kailangan iparamdam mo sa kanya na may karamay siya. Nandiyan ka para sa kanya. Michelle? Alam mo, sa mga gantong sitwasyon, mas makakatulong sa'yo kung lagi ka may kausap. Alam ko yun. Si Papa ang lagi kong kausap kapag malungkot akong ganito. Kaso wala na siya ngayon. Ha? Ganun ba? Eh, yung mama mo. Kahit kailan, wala akong maalalang instance na mama tried to comfort me. Minsan nga pakiramdam ko, parang wala akong nanay. Nahingit nga ako dun sa mga kaklase ko na nga may nanay. Wala na kasi siyang ginawa, kundi pintasan ako habang lumalaki ako eh. Ako, madam, ha? Ang dami niyo pala mga nanay na hindi marunong magmahal ng anak. Pero nanay mo siya, di ba? Sigurado ko mahal ka nun. So, hindi ka naging masaya kahit nung maliit ka pa? Madam, ano ba? Tanungin mo sa kanya yun kung naging masaya siya doon sa piling ng kinalakayan ng mga magulang. Di ba yun yung kailangan natin malaman? Tanungin mo na. Masaya ka ba sa piling ng mga magulang mo? Alam mo, hindi ko na alam kung paano ko sasagutin yan. You see, hindi ko kasi sila totoong mga magulang. Ampun kasi ako. Sa balikat. It's okay. It's not so bad na maging ampon. I know. Kaya lang sana nalaman ko nung una pa lang. Para naman alam ko kung paano ako lulugar. Para hindi na ako naghahanap pa ng pagmamahal mula sa mama ko. Happy Mother's Day, Mama! Try
to do better next time. Watch your spelling. And huwag lalagpas sa linya pag nagko-color, ha? Retired justice si Mama. Nagturo din siya ng law sa State University. Terror siya. Sa loob ng korte, sa classroom, and unfortunately, kahit sa bahay. Buong buhay ko, wala na akong narinig mula kay Mama kundi pintas, corrections, at instructions. Mabuti pa yung mga kalaban niya sa korte. At yung mga estudyante niya, natatapos ang mga kaso nila, yung mga estudyante ko mag-graduate. Pero ako, habang buhay kong ina si Justice Ma? Dolores Bustamante. Ma? Ma! Ma, nakapasa ako sa College of Law, sa State University. I'm going to be a lawyer just like you. Good. Do well. Your teachers were my former students. So they expect you to be sharp. Huwag mo sana akong pahiyain. All my life, naghahanap ako ng approval niya. Para matuwa siya sa akin. Para mahalin niya ako. Naging mission ko na sa buhay ang mapatunayan sa kanya na magaling din ako. That she can be proud of me too. Pasok ako sa top 25 sa bar exams. If you are not in the top 10, hindi na natin kailangang pag-usapan yan. Pero kahit anong gawin ko, lagi niyang pinaparamdam sa akin na hindi ako yung anak na gusto niya. That I will never be good enough. Hanggang hindi ko na lang natiis, umalis ako. I left for the States para matakasan ko ang Mama. Pati yung pagkukumpara ng mga tao sa aming dalawa. Bumuo ako ng sarili kong career. Nagkaroon ako ng asawa, ng anak. For the first time, walang Justice Dolores na kailangan ko i-please o katakutan. Kaso nagka-problem. Well, you didn't set up your priorities between your career life and your family life. It wasn't my fault, Ma. Nang babae siya. That's why I had to file for divorce. Okay. Nangaliwa nga siya. But don't tell me wala kang pagkukulang sa kanya. You didn't set your priorities. You didn't balance your career life. You didn't balance your family life. And so what now? My only will grow up in a broken home. Sa mata niya, I was a victim. As a mother, as a wife, as a daughter. Ang tagal kong dinala yun. Ang isang araw, nalaman ko na ampun pala ako. Hirap para sa kanyang mahalin ako. Kasi si Papa lang may gusto mong humpon sa akin. Siyempre ngayon wala na siya. Kahit na alam kong mahal ko siya, wala namang iyari. Hindi na maaayos ang relasyon namin ni Mama. Ano ba, madam? Yakapin mo siya. Kailangan niya ng yakap mo.